Audio. Audio na lang. Wala ko kasi tayo sa video. Video ko kasi ito. Malinaw. Ito, kung matatandaan ninyo, sino sa inyo yung nakapanood ng Senate investigation patungkol doon sa Pidea Dix? Sino po ang nakapanood sa inyo? Hindi po kayo nakapanood. Okay. Nagkaroon po ng Senate inquiry in aid of legislation patungkol doon sa voto proprio investigation kaugnay ng mga lumabas na dokumento sa PIDEA. Yung mga dokumento po na ito ay inilabas ng vlogger na si Maharlika. At itong dokumento na ito ay itinuturing na classified documents or confidential documents. Bakit? Ano ba ang nakapaloob dito sa dokumento na ito? Nakapaloob po dito sa dokumento ito. Nakapaloob po dito sa dokumento na ito ay yung subject ng PIDEA o target ng PIDEA. Sino ito? Isang artista at isang politician kasama ng kanilang mga kadyanin. Sino ito? Pangalanan natin, si Maricel Soriano, si Bongbong Marcos, at iba pa. Okay. Kailan to? Noong 2012. Panahon ng 2012, ako po ay hepe ng investigation sa isang unit doon sa PIDEA na nagngangalang Intelligence and Investigation Service. Papaano namin nalaman ang impormasyon na itong si Bongbong Marcos kasama ng artista, kasama ng kanyang mga barkada, ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganito po yun. Doon sa may Araneta Avenue, mayroon pong tindahan at gawaan ng baril. Yung kasamahan namin sa PIDEA na empleyado ay nagpagawa ng baril doon sa lugar na yun. In-approach po sila nung isang di umanoy anak-anakan ni Maricel Soriano. Sir, taga-PIDEA po kayo, di ba? Oo, bakit? Eh, baka ho pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Lumapit yung anak-anakan ngayon. Ang tanging nais lamang po niya ay marehab yung kanyang nanay-nanayan. Dahil noong mga panahon na yon ay lumalabas dun sa condo unit, tumatakbo sa hallway hanggang dun sa lobby, nakahubot rubay.
yun po ay noong mga panahon na ito di umano ay lulong sa ipinagbabawal na gano'n. Yung pong mga impormasyon na nakuha ng dalawang empleyado ng PIDEA ay tila inilako doon sa mga operating unit. Katulad ng mga ginagawa na ibang mga informer o informant kapag ito ay nagbibigay ng trabaho sa police, sa NBI, o sa PIDEA. Bilang mga ahente, paano kami nakakakuha ng mga trabaho? Paano namin nasisiguro kung yung mga ibinibigay sa amin ay A1? Ito pong mga trabaho o yung mga tao na nagbibigay ng trabaho, kalimitan dito ang motivation, pera, kaaway, selos, kakumpetensya, at marami pang iba. Mayroon kasi nagalit lang dun sa tao, pero pagka inassess mo yung information, balita lang, chismis. Pero ito, dahil nga ang pinanggalingan ng impormasyon ay yung sinasabing anak-anakan. Ito po yung nangyari. Noong ibinibigay sa amin yan, natural, tinatanong namin, ikinukwento naman. At nakakuha kami ng mga, ano po, intelligence value. Ano yun? Pangalan o identity. Plaka, uri ng sasakyan, saan matatagpuan, saan sila naglulungga o saan sila naglalagi, saan sila gumagamit, saan namin sila pwedeng makita. Bilang team leader at jefe ay nagsagawa kami ng confidential investigation. Sino sa mga ito ang maari nating gamitin o sino sa mga ito ang pinaka weakest link? Okay. So, nagkataon mayroong kaming nakuha. Sa madaling sabi, nakalawit o nadukot. Nung makalawit namin ito, isinakay namin sa service vehicle ng PIDEA dito sa Makati. Ay, tagig na pala ito, ano? Yan. Nung makita namin, ha? Nung makuha namin ito, talagang abot-abot ang takot at nervyos niya. Sapagkat, unang-una, hindi niya alam kung pulis kami. Hindi niya alam kung NBI kami. Hindi niya alam kung mga kidnapper kami. So, kuha, talagang sinupot, inusasan sa likod, at mula doon sa pinagkuhanan namin, itinakbo namin, binaybay namin ang EDSA papuntang monumento. Pabalik ng Mall of Asia, pabalik uli ng monumento. Kumakalok-kalok yung sasakyan. Siguro na i-imagine nyo na kung ano yung nangyayari sa loob ng sasakyan para makuha namin yung gusto naming makuhang impormasyon. At naibigay nga sa amin yung hinihingi naming impormasyon at itinuro yung kanyang mga kasamahan. At talaga sa kanyang activity, hindi niya alam noong mga oras at araw na yon kung makakauwi pa siya ng buhay o hindi na. Hindi nga niya alam kung makukulong siya o kung mamamatay na siya o makakalaya pa. Makikipagtulungan na po ako sa iyo. Siguro ito na po yung panahon para magbago ko. Para na lang din po sa pamilya ko, para na lang din po sa anak ko.
paano kami naniwala doon sa mga sinasabi na kung ano yung ginagawa nila. Nagpakita po ito ng katibayan. Katibayan sa pamamagitan ng mga litrato doon sa kanyang cellphone. At yung mga litrato po na yon ay dinownload at ipinrint. Pinrint po yun. So nakipagtulungan po siya. So ano yung nakita namin? Ano yung mga litrato? 5 pirasong litrato. 5 uri ng litrato. 5 magkakaibang litrato na kuha sa iba't ibang pagkakataon. Ano po ang ginagawa? Sumisinggot po ng puting substance, ng white powdered substance. Sino? Yung senador noon na si Bongbong Marcos. Sino pa? Si Maricel Solano. Sino pa? Yung mga barkada. 5 piraso ng images na naka-store dun sa kanyang cellphone na i-download at na i-print. Kaya nakita namin ng mas malinaw, mas malaki. Kitang-kita po na sumisinghod ng white powdery substance. O eh, nakita niyo naman pala sumisinghod eh. Sigurado pa kayong illegal na droga yun. Diba? Bilang ahente ng PIDEA, naniniwala po ako na ito ay dangerous drugs. Bakit? Hindi naman siguro betchin yung sisinghodin. Sinisinghod. Hindi po ba? Hindi naman po siguro iodized salt yung sinisinghod. Mas lalong, hindi naman siguro sabon. Hindi po ba? Sa ganyang uri, magbabarkada na makikita mong nag-iinuman doon sa litrato, may mga alak, nagiinuman at mayroong puting pulpos. Sa trabaho ko bilang narcotics agent, bilang drug enforcement officer, at sa aking karanasan, kakayahan, kasanayan, yung mga ganoong uri po ng sinisinghod, ito po ay dangerous drugs. At identified po ito na Schedule 2 na cocaine, yung pong pangalang cocaine. Kaiba po ito doon sa poor man's cocaine na tinatawag na shabu. Ang shabu po, ito po ay iniinitan para matunaw itsurang tawas. Kapag po ito iniinitan o nakalagay sa ibabaw ng aluminum foil o nakalagay sa glass tube o doon sa wok o doon sa takip ng tansan, pag iniinitan po ito, natutunaw at umuusok, ito po ay sinisipsip. Kaiba naman po doon sa sinisigarilyo. Yung mga sinisigarilyo naman po, ito po ay marijuana. Di po ba? Yun po. Kaya po, noong makita namin, makita ko, lalo na ako, personal, akong nag-imbestiga. So, yun. Hanggang sa umabot kami sa pagkuha ko sa kanya ng statement. Kinunan ko po siya ng sworn statement. At diner ko po siya kung talagang totoo yung sinasabi mo. Handa mo bang ito panumpaan at landaan? Handa mo bang ito i-reduce natin sa pamamagitan ng deposition of witness? Bakit? Dahil sa kagustuhan niya ng magbago, dahil sa kagustuhan niyang patunayan na nagbabago siya, tatayo siya bilang testigo
para sa pagkuha namin ng search warrant. Kailangan po sa application ng search warrant ay yung deposition ng witness na mayroong personal knowledge doon sa nangyayaring nefarious activity o illegal activity doon sa lugar na itinuturo niya. Kinuna ko po siya ng salaysay. At yan, pinanumpaan niya po doon sa abogado ng PIDEA. Kinabukasan, nagkasa ako ng isang operation. At gumawa nga ako ng authority to operate at ng pre-ops. Requisite po sa pagsasagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Sa kasamaang palad, itong operation na ikinasako para saltuhin namin yung Rizal Tower dyan sa Rockwell, Makati, ay hindi po nagkaroon ng katuparan. Bakit? Sapagkat ito po ay pinigilan ng aming Deputy Director General for Operation. Kasi under po kami ng operational cluster. Yung admin cluster po kasi, yan yung personnel, finance, yung logistics, yun po, yung under po ng mga admin cluster. Sa amin po, lahat ng operational unit under po ng operational cluster. Ngayon, pinigilan po ng aming Deputy Director General for Operations. Bakit? Kung matatandaan ninyo o sa inyong para sa inyong impormasyon, ang PIDEA po ay under ng Office of the President. Kapag ka po ganyang kalaki ang babanggain, syempre senador yan eh. Hindi po ba? Tatawag yan sa boss. Ako, nagpaalam ako sa boss ko. Yung boss ko nagpaalam sa na mas mataas. Ngayon, yung boss namin, magpapaalam din yan doon sa mas mataas. Sir, may lakad ng mga bata. O anong trabaho? Ang target si Bongbong Marcos. Nagkataon, ha? Ayon sa kanya, ang nagpa-hold ng trabaho ay itong isang Pakito Ochoa. 2012, panahon ni Noynoy Aquino. Napakaganda sana kung ito nalaman ni Noynoy Aquino. Sapagkat alam naman natin ang Marcos at ang Aquino ay hindi maganda ang relasyon. Lalo na noong mga panahon na yon. Bakit si Ochoa? Si Ochoa, siya yung executive secretary nitong si Noynoy Aquino. Noon, hindi ko alam kung ano yung koneksyon. Basta sabi, Malacanang ayaw, eh sino may ayaw? Yung ES, yung Office of the President. Hanggang sa makalipas ang isang dekada, noong ilabas ni Maharlika yung mga classified documents na naglalaban ng classified information. At galing din sa kanya, sinabi niya na itong si Ochoa pala at itong si Lisa Marcos ay magkasosyo sa Locobis. Yung palang Marcos, Ochoa, Serapio, Tan, Locobis, ang may-ari pala niyan ay sila Pakito Ochoa, sila Lisa Marcos, yung attorney Serapio, at saka yung attorney Tan. Magkakasosyo sila at nabuo ito ayon kay Pakito Ochoa, nabuo itong MOS Tilo Office na ito way back 2006. Sinabi po niya yan dun sa hearing sa Senado. So, nangyari po yung pagkakatuklas namin 2012. Yun po yun. So, ngayon, eto po. Nung mabulgar po ito, binulgar ni Maharlika, ipinatawag po ako ng Senado.
April 30, nagkaroon po ng unang-unang hearing. Doon ko po sinabi, kaharap yung chief PNP, kaharap po yung PDEA chief, kaharap po yung sina Senator Bato. Total, pare-pareho naman tayong alagad ng batas. Nalantad na ito sa publiko. Pagkatanga-tangahan na lang po ba tayo? Hindi po ba tayo kikilos? Hindi po ba tayo gagawa ng aksyon o resolusyon upang i-require natin itong pangulo na ito, ipakita sa taong bayan na siya ay malinis, wala ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng drug testing. Drug testing na credible, saan mang gagaling? Sa ihi? Hindi. Sa buhok? Sa buhok? Kung wala kang buhok, saan? May mga buhok pa po tayo sa ibang parte ng katawan na pag binunot mo, merong follicle. Pwede po yun. Ngayon po, anong ginawa nitong Marcos na ito? Hindi po nila inintindi. At ganun din ang Senado, ganun din ang PDEA, ganun din ang PNP, ganun din ang NBI. Walang kibot sila. Kinabukasan, May 1, ito po yung pinadidinig ko sa inyong audio, nakuha ng CCTV. Pinuntahan po ako sa bahay ng dati kong kasamahan sa PDEA, na ngayon, AO, ni Boying Rinulla sa DOJ. Binisita niya ako sa bahay. At maya-maya, habang nag-uusap kami, sabi niya, tumatawag daw yung kanyang kaibigan na si Eric Santiago alias Picoy, tao naman, ha, ni Abalos sa Napoli. Ano ang sabi? Habang sila ay nagbibidyo ko, pinag-usapan nila yung pag-testigo ko noong April 30, kahapon. Siya, kinausap, di umano, nitong si James Kumar sa instruction ni Lisa Marcos. Puhang-puha po na-capture ng CCTV yung kanilang pag-usap sa video call. Ano po ang instruction? Kailangan daw sumunod ako. Manahimik. Papatayin yan. Alam mo naman pare, papatayin yan. Papatayin yan. Pwedeng mamatay yan, hindi na sa baril. Pwedeng atakihin sa puso yan. Pwedeng maaksidente yan. Pwedeng masagasaan yan. Pwedeng mabangga yan. Yun yung ano. Ang susunod na hearing, May 7. Dumating sa bahay ko, May 1. Between May 1 hanggang May 6, patuloy ang negotiation. Tinatawagan ako. Ano ang mga alok? Lahat pinapangako. Ultimo US visa para sa aming mag-anak. At ang pinakamalupit, panalo sa loto. Yan po. Papapanalunin ako sa loto kapalit ng testimonya. Nakailang ulit akong umatid ng hearing sa Senado. Hindi po nila nabasag ang testimonya ko. Sabagkos, gumawa sila ng paraan ng iba para ako'y durugin. Pinakulong pa nila ako sa Senado. Pinakontent ako. Pinakontent po ako. Nakulong po ako doon sa Senado. Pero, dahil nag-ingay ang mga netizens, bumaba si Chinggoy dun sa kulungan. Nag-one-on-one kami.
Sabi niya, ano, aamin ka na ba? Ayaw akong tigilan ng mga netizens. Ayaw akong tigilan ng mga kita. Ayaw akong tigilan ng mga vloggers. Kung ano-ano na ang mga sinasabi. Sino ang sumunod na bumaba? Si Chis Escudero. Alam niyo, mga kapatid, ano? Nung una na nagpunta ako dyan sa Senado, noong April 30, baon ko yung pag-asa. Sabi ko, pang-asa sa akin ko, ito na siguro, magkakaalaman na. Magkakaalaman na. Alam niyo, nung malaman ko yan, noong April 2, paano ko nalaman ito? Tinext po ako, nakasamahan ko sa PIDEA, Kuya, meron ibinabandera yung vlogger na si Maharlika. At ito yung tungkol doon sa KBBM. Alam nyo, ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon, nung malaman ko, iba eh, kinabahan ako, nakadama ako ng takot. Bakit? Eh, presidente na ito eh. Dati senator lang eh. Ngayon, presidente na. Nasa kanya ng lahat ang kapangyarihan. Hindi ko nakain yung pagkain. Yung kinakain namin doon sa Green Hills. Nagyaya agad ako umuwi doon sa kasama kong tubero. Pagdating sa bahay, binuksan namin yung TV. Binuksan namin yung sa YouTube. At nakita nga namin. At sabi ng asawa ko, oh, di ba kotse mo yan, binabanggit niya. Oo nga eh. Ano ang sabi ng boss mo? Kasi nag-usap kami ng boss ko eh. Ang sabi niya, i-deny na lang namin. Kasi para hindi naman. Alam niyo, ito pa yung isang masakit dito. Nung kausap ko, yung aking boss, patungkol dyan sa trabaho na yan, nakipong-pong panos, ang sabi niya, deny na lang natin para hindi magulo. So, paano i-deny? Ako nakapirma. Oo. Oh, eh, nasa labas ka na naman eh. Kami andito pa. Direktor na ako. Maawa ka naman sa amin. Sabi niya gano'n. Eh, sa akin, hindi kayo naawa. Eh, presidente yan. Kung ba presidente, eh, ano na lang tayo, deny na lang natin. Eh, totoo yan. Hindi nga. Eh, deny na lang natin para hindi na magulo. Wala nang gulo. Kalimutan na natin yan. Eh, hindi naman gano'ng kadali. Bakit? Nakarating kay Maharlika, may nag-leak dun sa PIDEA, isang dekada na akong wala sa PIDEA, may nagpadala kay Maharlika dahil meron silang awayan dun. Awayan ng ahente at nakasalukuyang direktor ng PIDEA. Ang purpose, hiyain yung direktor ng PIDEA o yung director general ng PIDEA, hiyain sa Malacanang. Na nag-leak yung mga confidential information. Eh, ang problema, sila-sila nag-away, pati ako, damay. Ngayon, maganda yung sinasabi ng boss ko na i-deny na lamang. Oo, maganda. Paano po? Ako nakapirma. Eh, kung hindi lang kay Maharlika nakarating yung kopya, paano kung halimbawa dininay ko yung dokumento na yon na ako nakapirma? O di, kaso pa ako. Hindi ba? Kaso pa. Alam nyo, magmula April 2 hanggang April 7. Talagang kinonsulta ko yung mismong pamilya ko. Dahil nakikita ko kung ano yung indultong parating. Ang presidente yan. Yung mga anak ko, nung panahon na yan na tinatrabaho namin 2012, maliliit pa. Ngayon, mga dalaga na. May mga buhay na talaga na ano, sa sarili nila. Kung sila, pagkakaitan ko pa, o paglilihiman ko pa, baka darating ang araw, minumura nila ako sa kamalasang sinapit namin.